Our topic for today ay Jonadab being a respected father. At ito po ay makikita sa Jeremiah chapter 35 verse 1 to 19. At ito po ang sinasabi ng si Jehoiakim na anak ni Josias ang hari ng Juda, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, puntahan mo at kausapin ang mga Rekabita. Pagkatapos ay dalhin mo sila sa isa sa mga silid sa templo at bigyan ng alak. Sumunod naman si Jeremias, pinuntahan niya ang niya si Jasanias, anak ng isa ring nagngangalang Jeremias na anak naman ni Habasiyenas, pati ang mga kapatid nito at ang buong angkan ng mga Rekabita. Sila'y dinala sa templo at pinapasok sa silid ng anak ni Hanan, anak ni Igdalias, na lingkod ng Diyos. At ang silid na ito'y karatig sa silid ng mga pinuno at nasa itas naman ang silid ni Maasiyas na anak ni Salom, isang mataas na pinuno sa templo. Naglabas si Jeremias ng lalagyan ng puno ng alak at mga kupa at sinabi sa mga Rekabita, uminom kayo. Subalit sinabi nila, hindi kami umiinom ng alak sapagkat iniuutos sa amin ni Jonadab, anak ng aming pinunong si Rekab, na huwag kaming iinom ng alak maging ang aming mga anak. Inutos niya din niya na huwag kaming magtatayo ng bahay, magbubungkal ng bukirin at magtatanim ng ubasan o bibili ng mga ito. Sinabihan niya kaming manirahan la habang buhay sa tulda upang patuloy kaming manirahan sa lupaing pinanahanan namin bilang mga dayuhan. Sinusunod namin ang lahat ng bilin ng aming ninunong si Jonadab. Kahit kailan ay hindi kami uminom ng alak, maging ang aming mga asawa at mga anak. Hindi kami nagtayo ng bahay, wala kaming mga ubasan, bukirin o triguhan sa mga tulda kami nakatira. Sinunod namin ang lahat ng utos ng aming amain, Jonadab. Ngunit nang sakupin ni Haring Nebukadnezar ang bayang ito, nagpasya kaming pumunta sa Jerusalem upang makaiwas sa mga hukbo ng Babylonia at Syria, at nanirahan kami ngayon sa Jerusalem. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa anak na, sa mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem, ganito ang pinasasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, bakit ayaw ninyo makinig sa akin at sumunod sa mga utos ko? Tingnan ninyo ang anak ni Jonadab o mga Rekabita. Hindi sila uminom ng alak hanggang sa araw na ito sapagkat gayon ang minsay inutos ng kanilang ninuno. Ngunit ako'y laging nagsasalita sa inyo. Hindi naman kayo sumusunod. Lagi akong nagsusugo ng aking mga lingkod na propeta upang sabihan ninyong talikaran ninyo na ninyo ang inyong masasamang pamumuhay. Binala, pamumuhay at gawin ang nararapat. Binalaan nila kayo na huwag sasamba at maglingkod sa ibang Diyos upang patuloy kayong manirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyo at sa mga ninuno ninyo. Ngunit ayaw ninyong makinig sa akin. Ayaw ninyo akong pansinin. Ang mga salinsali lahi
ni Jonadab ay sumunod sa utos ng kanilang mga ninuno, subalit kayo ay hindi sumusunod sa akin. Kaya naman, ipapadala ko na ang mga sakunang aking binabala, gagawin ko ito sapagkat ayaw ninyong makinig sa akin. Ayaw ninyong pansinin ang aking pagtawag. Ako si Yahweh, makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel ang may sabi nito. At sinabi ni Jeremias ang kan ng mga Rekabita, ganito ang pinagsabi ni Yahweh sa inyo, naging masunurin kayo sa utos ng inyong ninunong si Jonadab. Sinunod ninyo ang lahat ng kanyang batas, tinupad ninyo ang lahat ng inuutos niya sa inyo. Kaya naman, akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel ay nangangako ang lahi ni Jonadab na anak ni Rekab ay hindi mawawalan ng isang lalaki na mamumuno at maglilingkod sa akin. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Dito po ay napakaganda po itong ating binasa, ang katotohanan. Ito po ay buhay o mga lipi ng mga Rekabites. Itong Rekabites ay ito po ay mula sa Midian. Ito po ay hindi taga-Israel o taga-Jerusalem. Sila po ay hiwalay sa mga Hudyo. Sila po ay angkan ng mga Kenites. Ito po ay kamag-anak ng father-in-law ni Moses. Nung si Moses ay pumunta sa Egypt, itong si Jonadab o si Rekab ay sumama kay Moses at naging sila ay magkasama. At nung sila ay nasa disyerto, sila po ay, ang kanilang buhay po ay parang katulad ng nomads ang kanilang pamumuhay ay nomadic. Nakikitara lang sila sa tent at sila po ay, ang kanilang hanap buhay ay pagpapastol ng mga sheep o karnero. Si Jonadab po ay isang inspirational na tatay para sa mga Rekabites. Ito po ay isa sa mga associate ni Jeho. Nung lusobin ni Jeho ang mga anak ni Ahab. Ito si Jonadab ay tinuruan niya ang mga Rekabites na mamuhay, hiwalay at ihiwalay ang kanilang sarili sa mga idolatry o association with it. At tinuruan din sila na mamuhay na hiwalay sa city life o na sila ay makipag-ugnayan sa corruption of city life. So, why Jonadab had been naging respected father? Bakit po? Sapagkat sa kanyang pamumuhay po, siya ay naging isang magandang halimbawa by following the instruction of their fathers. Sila po ay sumunod sa instruction at hindi lang sila sumunod kundi kanilang ginagawa.
At pangalawa, naging faithful sila at naging committed sa commandment ng kanilang mga ninuno at namuhay sila as they were instructed that how they should live. So, makikita po natin na si Jonadab ay naging isang halimbawa. Kaya, pangalawa po na ating makikita sa buhay ni Jonadab, they live a separated life from wickedness. Nandito po yung kanilang commitment sa pagsunod sa kautusan ng kanilang mga ninuno. Si Jonadab po ay naging isang halimbawa sa bawat isa sa atin sa panahong ito na dapat nating na tayo po bilang mananampalataya ay maging separated at maging distinct people. Naiiba po tayo. Katulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga o ni Pedro sa sulat ni Pedro, sabi ni Pablo ay tinawag tayong peculiar people unto God along with being called chosen royal and royal priesthood and a holy nation. Yan po ay makikita sa 1 Peter chapter 2 verse 9. So, makikita po natin dito na si Jeremias ay ginamit, isang propeta ginamit ng Diyos para maipakita ang kagandahang buhay o pagiging committed ng mga taga-Rechabites. Sila ay inimbitahan sa isang silid sa loob ng templo. At noong sila ay nandoon sa loob ng templo, sila ay inoferan ng inumin. Sila ay yung sisidlan ng alak ay puno, binigyan ng kupa upang sila ay painumin. Subalit, at sinabi sa kanila ni Jeremias, uminom kayo. Pero isa sa mga Rechabites na naging leader nila nung panahon yon, sabi nila, hindi kami umiinom ng alak o hindi kami iinom ng alak sapagkat kami ay sinabihan ng aming tatay o ng aming ninuno na si Jonadab na huwag kaming iinom ng alak. At mula noon hanggang ngayon ay sinusunod namin ito. At doon nakita natin na ang mga Rechabites ay hindi talaga mapilit. At doon ipinahayag ng Diyos kay Jeremias ang nais niyang ipabatid na sa mga taga-Israel, taga-Juda at taga-Israel o taga-Jerusalem. Nasabi ni Yahweh o ng Diyos, ang mga Rechabites ay minsan lang sabihan ng kanilang ninuno na gawin ang isang bagay na huwag uminom, huwag magtayo ng bahay na yung bahay na katulad ng simento o sa ng may ginagamit na kahoy o ano paman. At huwag silang magbungkal ng lupa. At hanggang ngayon, sabi ng mga Rechabites, hindi namin sinusuway ang kautosang iyon. Doon ipinakita ng Diyos na itong mga Rechabites ay sumunod sa kanilang ninuno
At itong nagsabi sa kanila ay isang tao lang na namumuno sa kanila. At sinabi ni Yahweh o ng Diyos sa kanila, subalit itong mga taga-Israel at taga-Juda o Jerusalem ay palagi kong binibigyan ng kautusan, instruction na mamuhay sila ng maayos at nararapat at layuan ang mga Diyos-Diyosan. At nakita natin na palagi nilang sinusuway ito. Subalit, ang mga taga-Rechabites ay minsan lang silang pinagsabihan at naging committed sila sa kautusan o naging obedient from the very start hanggang sa panahong ito, yung mga Rechabites ay never na sila'y umiinom ng alak. Alam nyo, nung si Jonadab ay buhay pa, mula nung si Jonadab ay buhay at sa panahong ito dito sa Jeremias, 2,000 years ago na ang nakalipas. But yet, makikita po natin na itong Rechabites, they still faithful, committed sa sinabi ng kanilang ninuno na natili sila na muhay as they were instructed before. So, they live a separated life. At ang kagandahan nito, hindi sila nakatira sa Sudan o sa Jerusalem o sa Juda, kundi sila'y nananatili doon sa ilan o sa disyerto para yung kanilang pamumuhay ay maging hindi sila makontaminate ng mga bagay na nasa Sudan. So they live a separate life. So ngayon, tayo ay china-challenge ng Panginoon na tayo ay maging mabuhay na separated from the worldly things at huwag tayong makihalubilo sa gawa ng kasalanan. So, makikita po natin yung pangatlong bagay na nakita natin sa mga Rechabites at kay Jonadab, living in obedience. Na sila po ay nanatiling tapat sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. They are willing at obedient na sundin yung kautusan ng kanilang ninuno. The same way, ang bawat isa sa atin ay china-challenge ng Diyos na maging willing po tayo at maging obedient o maging committed sa salita ng Panginoon. Katulad ng sinabi sa Isaiah chapter 1, verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat the good fruit of the land. Ito ay pangako ng Diyos sa mga taga-Israel at sa maging sa bawat isa sa atin na if we live an exemplary obedience, God assured us that we will eat the good fruit of the land. Jonadab, the son of Rechab. Makikita po natin na yung pangako ng Diyos sa kay Jonadab ay sabi niya, the son of, sa verse 39,
the son of Jonadab, shall not lack a man to stand before me or to serve me. Diyan ay sa verse 30, verse 19. Kaya naman akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng Israel ay nangangako ang lahi ni Jonadab na anak ni Rekab ay hindi mawawala ng isang lahing mamumuno at maglilingkod sa akin. Kaya dito makikita po natin ang pangako ng Diyos sa mga sumusunod, sa mga committed sa buhay para sa Panginoon ay He will bless us at He will use us. No? Mamumuno at maglilingkod sa akin. Alam kong tayo ay nagtatamasa nito. When we live a life that is fully surrendered and obedient and committed to the Lord, pinagpapala tayo. Binibigyan ng promotion sa ating trabaho. Nagiging leader. Nagiging sa ating pinagtatrabahuan ay tayo ay pinagkakatiwalaan na maging leader. Why? Because this is a promise of God. Kaya ang napakahalaga po sa buhay natin sa panahong ito ay dapat po tayo maging committed and willing to obey what the Lord has said to us para tayo po ay maging isang respetadong anak ng Diyos. Maging anak na saan ay ng Diyos na saan ay ino-honor dahil sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo ay mananalangin sa ating pagwawakas. Makapangyarihan at mapagpalang Diyos, salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. Na tayo, kami po, Panginoon, ay maging masunurin kami sa iyo. Maging isang halimbawa sa aming pamumuhay na kami ay mamuhay na separated from the worldly things of God. Separated from idolatry, Panginoon. Manatili kaming mamuhay na banal at peculiar people, Panginoon. Katulad ng mga nasinaunang tinawag mo, Panginoon. Salamat sapagkat Ikaw ang nagtawag sa amin, Ikaw ang nagpili sa amin, at Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng sustaining power and strength to go on even though there are many trials and temptation, Lord. Pinupuri kita, Panginoon, sa mga tatay na narito ngayon. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay pagpalain mo sila. Alam mo, Panginoon, ang desire ng mga tatay para sa kanilang mga anak at para sa buong pamilya, Lord. Bilang Father's Day ngayon, Panginoon, hinihiling ko sa iyo na ipagkaloob mo ang kanilang desire po, Panginoon. Lalo't lalo na kung ito, Panginoon, ay ayon sa iyong kalooban. Hinihiling ko po, Panginoon, na mag-manifest sa buhay nila ang iyong ginawa sa aming mga buhay. Ikaw ang aming dakilang halimbawa Amang nasa langit, na kami ay maging katulad sa iyo
na mapagpatawad, na mapag-unawa, na mapagmahal, na punong-puno ng pag-ibig at higit sa lahat sa iyong biyaya. Lord, empower us, O God, to be a good father. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na magpalakas sa amin, mag-guide. At hinihiling ko po, Panginoon, yung mga father na nag-struggle sa pagdisiplina sa anak. Lord, by your power and by your spirit, Lord, tulungan mo siya na maging matagumpay. We pray for Father, yung aming mga anak, na patuloy mo silang gabayan, proteksyonan, at pagpalain. We declare blessing upon blessing para sa kanila, victory upon victory, success, Panginoon, para sa kanilang mga buhay. Yung aming mga bata po, Panginoon, ay i-cover mo ng iyong makapangyarihang dugo upang saan sila, Panginoon, ay patuloy na mamuhay na mayroong kabanalan. At kung mayroong kaming mga anak, Panginoon, na nalihis ng landas sa pangalan ni Kristo Jesus, sila ay iyong gabayan, Panginoon. Akayin muli sila, Panginoon, pabalik sa iyong kaharian. Salamat po. Salamat. Pinupuri kita, Panginoon, sa iyong gagawin sa aming buhay. Salamat po sa mga tatay. Thank you, Father God. Sa pangalan ni Jesus. Amen.